Ito na, malapit na. Alam kong wish na wish mo ako, pangarap mo ako. Sa lahat-lahat, alam ko maraming pangarap sa atin ng mga magulang natin. Somewhere baby, it's part of me, ready ka na ba na maging Mrs. mo ako? Sa lahat ng ligalik ko, sa lahat-lahat ng mga panaano sa'yo, yung mga tipong kukulitin mo ako, inis na inis ako sa'yo, kahit alam kong inis na inis ako sa'yo, love na love kita. Kaling araw na pinakihintay natin sa sobrang tagal ng pinagplanuhan natin para sa araw na to, para sa araw ng kasal, sa sobrang ng dami na rin ng ating pinagdaanan, mga pagsubok na ating nalampasan. Be, maghihintay lang ako palagi para sa'yo. Ready na ako. Ready na ako maging Mrs. Ito na yung araw na pinakihintay mo, na ito na, magpapakasal na tayo, na kumpleto yung buong family, na makikisa kado sa ating kasal. Alam kong malayo ang tatahakin natin. Alam kong magtatrabaho ka na uli sa ibang bansa. So, alam kong magtitiis at magtsatsaga ka doon. So, dito lang ako maghihintay. Basta lagi ka mag-iingat doon. Tatandaan mo na uuwi at uuwi ka sa amin. Ingatan kita dahil ng pag-iingat sa'yo ng mga nagmamahal sa'yo. Mamahalin kita habang buhay, hindi kita pagtataksilan. Sana ay maging matagumpay yung bubuoy nating pamilya, na lagi nating kaagapay ang kung may kapal at ang ating mga mahal sa buhay. Alam kong lahat ng wish ng mga magulang natin sa atin, lahat ng mahal natin sa buhay, sana matupad yun. Sana lahat ng pinaplano ni God para sa atin, maging okay. Maging matupad siya lahat. So, tatandaan mo lang, love na love kita. Promise ko sa'yo na hindi kita bibigyan ng sakit ng ulo, hindi kita sasaktan. At kung magkakagalit man tayo, bago matulog, magiging maayos ulit tayong dalawa, na hindi tayo magkakahiwalay at panghabang buhay na tayong dalawa. Thank you.
Sa inyo ang aming pagbati, Chris at Eugene, sapagkat sa araw ngang ito ay inyong pagtitibayin ang inyong pagmamahalan sa isa't isa sa isang panghabang buhay na pagsasama bilang mag-asawa. Sa inyong harapan, tatlong simbolismo ang napakaganda nating pagdilayan na makakatulong sa inyong dalawa, Chris at Eugene, upang tunay na maging matatag at maging mabiyaya ang papasukin ninyong buhay, pag-aasawa at ang pagbuo ninyo ng isang pamilya. Unang-una na, itong aras na nasa inyong harapan. Simbolismo ng pagiging mapagbigay. Sapagat mamaya, Chris, yan ay iaabot mo kay Eugene. Na ibig sabihin, ibinibigay mo yung security na dapat ipoprovide ng lalaki bilang ama ng tahanan. Ibig sabihin, ang pagiging mapagbigay ang isang magiging daan para maging matatag ang inyong pagsasama bilang mag-asawa. At anong ibibigay ninyo sa isa't isa? Yung pangunawa. Sapagat ang katotohanan, Chris at Eugene, bawat isa sa inyo ay hindi perpektong tao. Bawat isa may mga kahinaan, may mga pagkukulang na magagawa. Kaya napakahalaga na ibibigay ninyo ang inyong pangunawa sa isa't isa, sa mga kahinaan, sa mga pagkukulang na inyong magagawa sa inyong buhay, pag-aasawa, sa pagbuo ninyo ng isang pamilya. Ang ating Panginoon Diyos ang nabigay sa inyo sa isa't isa, na ang nais niyang ibigay sa inyo ay yung isang taong tunay na magmamahal sa inyo ng wagas at panghabang buhay. Kaya naman, ang isang bagay na magiging daan para mapanghawakan ninyo ang inyong panghabang buhay na pagmamahalan sa isa't isa ay laging lalapit sa ating Panginoong Hesukristo nang nagbigay sa inyo ng isang taong magmamahal sa inyo ng wagas. Kaya nga napakagandang paalaala muli yung mga singsing. Ibig sabihin, ang singsing ay bilog na dapat walang hanggan ang inyong pagmamahalan sa isa't isa, na mapapatunayan ninyo ang tunay ninyong pagmamahal sa isa't isa sa mga pagkakataon na kayo sinusubok sa inyong tunay na pagmamahal at katapatan sa isa't isa. Kaya nga, ang sumpaan ninyo sa bawat isa, kayo'y magsasama sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya, sa karamdaman at kalusugan. Ibig sabihin, kahit ano pa man ang pwede niyong pagdaanan sa inyong buhay, pag-aasawa, ay pipiliin niyo pa rin maging tapat at nagmamahal sa isa't isa. Kaya sa mga pagkakataong kayo sinusubok, magandang tumingin kayo sa inyong mga singsing na ito'y magpapaalala ng inyong wagas
na pagmamahal sa isa't isa. Ang sikreto talaga para maging matatag ang inyong pagsasama bilang mag-asawa ay kung lagi ninyong isasama sa gitna ng inyong pagsasama ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat alam ni Chris at Eugene, tunay, kahit nga yung banal na pamilya na laging nawa ito yung maging buwaran ng lahat ng pamilya, si Maria, si Jose, ang ating poong San Jose, hindi naging madali ang kanilang buhay pag-aasawa. May mga pagsubok silang pinagdaanan, pero anong naging sikreto at naging matatag sila sa kanilang buhay pag-aasawa? Sapagkat alam nila, kasama nila ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga ang ganda ng larawan ng banal na pamilya, nasa gitna ni Maria at ni Jose ang ating Panginoong Hesukristo. At ito rin ang nais kong iwan sa inyong dalawa na sikreto para maging matatag ang inyong pag-asama bilang mag-asawa. Isa sa gitna ng inyong pag-asama ang ating Panginoong Hesukristo na magbubuklod sa inyo sa araw na ito. Hihilingin ko ngayon na buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Eugene, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagkarito upang makaisang dibdib si Chris na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Chris, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagkarito upang makaisang dibdib si Eugene na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Chris at Eugene, nakahanda pa kayong gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasang inyong aalugain ang mga supling na ipagkakaloob ng poong may kapal upang sila ay inyong palakihin bilang mabubuting mamamayang Kristiyano? Minamahal ko Chris at Eugene sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan. Pagdoopin ninyo ngayon, pagdoopin ninyo ang inyong mga palad at ipahayag ninyo ang mitiing mag-ipan sa banal na sakramento ng kasal. Eugene, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Chris na narito ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa Kanya ng iyong sarili bilang Kanyang may bahay? Nakalaan ka bang balikasin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Chris, sumasang-ayon ka ba na maging may bahay si Eugene na narito ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa Kanya ng iyong sarili bilang Kanyang asawa? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Manamin, kami po ay inyong loobin magkaisa ng kalooban at damdamin mula ngayon inhawaan at kahirapan sa karamdaman at kalusugan sa lahat ng araw ng aming buhay. Eugene, kailanman ay di kita pagtataksilan, isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito na siyang sangla ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Yes. Kailanman di kita pagtataksilan, isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito na siyang sangla ng aking pag-ibig. Ang ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Eugene,
kailanman ay di kita pababayaan. Nalalaga ko sa'yo itong mga aras na tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapanganan mo at ng ating magiging mga anak. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Chris, tinatanggap ko ito. Nangangako ako magiging iyong katuwa sa wastong paggamit, pangangasiwa ng ating kabuhayan. Growing up, I couldn't wait to hear your voice, to say your name. Would you be sore, would you be tall? Did you think of me at all? Girl, I thought of you every day. So beautiful in fire. I can't believe that you're my bride. Today you're mine, oh mine, oh. From the first time that I saw you, I knew you the one, I knew you my only. Mga minamahal, ngayon po'y ipinapakilala ko sa inyo sina Mr. and Mrs. Chris at Lujin Herrera. Palakpakan po natin ang bagong kasal. At ngayon, binamag-asawa, ang unang halik nila, binamag-asawa sa pinakahihintay ni Chris. Chris, you may now kiss your bride. I can't believe that you're my
is blowing in your face, and the whole world is on your case. I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear, and there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. Go to the ends of the earth to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I will never do you wrong. I've known it from the moment that we met, no doubt in my mind where you belong. I can hear a voice from the other side of the room. It says, yeah, I live a lie, 'cause I like it more than the truth. I made my peace, I'm one with the world, but here you are without any warning. I'm out of breath, but I gotta say, 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 darling, lately I've been walking blind in the dark, never see the sun. You could save me, give a little heed to the heart that was born to run. It was love in a minute, God, I admit it. Let's make a break for the dawn. Be my baby, keep me crazy. Cheap wine, hex spins start to fall. All together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Lord Jesus, on this happy day, we thank you for the joy of Lujan and Chris. Through all the years of their life, you have watched over them to bring them together in marriage. One of the most important part of the journey in finding true love is faith. Out of the billion people in the world, what a delight, in accordance to your heavenly plan, that these two crossed paths and found a new home in the arms of each other. God, you created Jen and Chris as two souls destined to be together, with paths joining along the way. As they venture the married life, we pray for Chris' relationship with you. Increase his faith as he grows and matures into the man you created him to be. We also pray for Ate Jen, bless her with unconditional love, and may she find joy in every circumstance of life. And lastly, may this couple draw and anchor their strength, inspiration, and happiness from each other. Please continue to guide them as they begin to share their lives together. May they always be thankful for the wonderful gifts that you've given them. As this couple move closer to you, may they too grow closer with each other in love, joy, and in faith. The highs of marriage will wear off, but may their marriage endure in the spirit of kindness, generosity, and fidelity. And in the spirit, may your joy knows no decline. We praise you for your love and faithfulness. We thank you for the grace. We thank you that you have given us the power to love well.
Please fill this marriage and lives with truth and cover it with blessing. We also thank you, Lord, for the feast that we are to partake in tonight. In your most holy name and in your holy way, we pray that let your will be done. Lord, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Hindi ko alam kung hindi pa nila alam na masyado si Jen na emotional. Pagdating sa family, lahat po, masyado siyang... Masyado siyang mahina pagdating sa lahat ng bagay. Masyado pong mabait si Lord Jen. Message ko lang para sa kanila, sana magmahalan kayo pa. At Chris, alagaan mo si Lodgen, huwag mong pababayaan. Tsaka, pray lang kayo, darating din ang baby Jen. Magandang gabi po sa inyo lahat. In behalf of sa classmate namin, sa batch po namin from Bowen High, thank you Chris, tsaka si Lodgen sa in-invite nyo ako sa special day na ninyo dalawa. So, ikaw Chris, lalo mong mamahalin yung asawa mo ngayon, bagong chapter na ng life niyo. Kung paano mo siya minahal, mas mahalin mo pa siya lalo. So, put God lagi sa center ng relationship na. Thank you. Good evening po sa inyong lahat. Salamat po sa lahat ng nakadating dito. Message ko kay ate and kuya, sana una bawasan yung pag-aaway din nyo. Kagaya namin ni Okie Boy, bawas-bawasan din. Then, iput lang si God sa center na pagmamahalan nyo. Yun lang. Then, basta, lagi lang kayong, kung may problema, nandito lang kami. Ang dami nyong pamilya, alam nyo yun. Nandito lang kami lahat. Pag may problema lang kayo, lapit lang, nandito lang kami lahat. Alam. Congrats! Huwag na magsabong. Ako, in favor naman kay Kuya Chris. Huwag ka na daw maligali. Congrats. Huwag ka daw masyadong madalda. Si Kuya Chris. Yun. Congrats sa inyong dalawa at hindi ko nasasabihin bawasan yung pag-aaway. Iwasan na lang yung pag-aaway. Tsaka magmahalan kayo palagi. Yun lang. God bless. Magmamahalan kayong dalawa at yung... Iwasan ang pag-aaway. Lang. Magandang gabi ho sa inyong lahat at kayo ay nakadalo dito sa kasalang ito. Ang akin lang sasabihin sa dalawa, magsunuran at magmahalan. At idadalain ko pa rin sa Diyos na sana'y mabut ninyo ang tugatog ng inyong tagumpay. Maraming salamat. Kuya, paano ka mga manok natin to? Bawal na ito magsabong eh. Number one rule, bawal na daw magsabong. Yun lang. Pag may laban... pag may laban ng mga bulik. Yun lang po, congrats kuya, ate. Congrats. Sa mag-asawang aring bagong kasal, sana'y wish you all the best na lang sa inyo. At soon na yung aming magiging bagong apo at kasi ito si Lodgen malaking pagkakaiba ng dalawa si Jujia at saka Are napakakawan matagtain kumbaga pagka nag-aaway rin dalawa malalaman ng isa, eh, di tatawagan na rin.
At bababaging, bakit daw pinayak yung kanyang ate? Dahil si Jojo, iba na yun. War yan, yung war. Basta magbigayan kayo, magmahalan. At saka, alam kong Jen, blessed na blessed ka. Bakit ang hindi? May papa ka, may daddy ka, may tatay ka pa. Okay, tatlo yan. Oh. Basta yun lang, masasabi ko, Pulo, congrats. Yeah, masaya lang ang anak ko ngayon kasi ay hatid ng kanyang ama. Nagkasundo kami. At ang isa pa po ay sana huwag silang mag-away kasi nasasaktan ako. Pag nalalaman ko nag-aaway sila, sila po ay magkapatid lang sa ina. Pero parehas po silang lumaki sa akin. Sila po ay hindi sila magkalayo ang loob. Yun lang po. Sana magmahalan. Ayaw ko na nag-aaway. Talaga na nasasaktan ako. At maaari lang, huwag mong ilalayo ang anak ko. At tigi. Gusto ko, nasa tabi ko lang sila. Ay, hindi naman ako sasama sa bahay nila. Ayaw ko. Masayang ang akin lang, huwag niyong ilalayo ang aking mga anak sa tabi ko. At yun lang po, sana magmahalan. Salamat po. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Lubos po ang papasalamat sa inyo at nakarating kayo sa pag-iisang bibig ng aking anak. Sasagutin ko na po ang inyong katanungan. Lingit po sa kalaman ng lahat, ako po yung namawalang tatay ni Lodi. Nakita na po. Okay, Chris, Jen, congratulations. Kasi na po sa lahat, pagka kay Lodi po medyo... Masyadong emotional po pag kay Lujin. Chris, alagaan mo ang anak ko. Alam mo namang hindi ko na alagaan niya. Salamat, salamat. Magandang iniwan na ako. Anyway, kaya mo, Chris, sila, huwag daw ikaw magsasabong, pero suportado kita. Bibigyan kita ba sabong? Ayan. Bakit? Bakit po? Bakit? Sabi ko, si Chris, kaya mo magsabong si Chris. Kasi minahal mo siya, magsasabong na siya. Ganon din yung tatay niya eh. Di ka ganon ang tatay mo, magsasabong na yan. Dapat hindi mo siya babaguhin. Ano lang, medyo gentle lang na ilalagay mo lang sa tamang direksyon. Kasi once na binago mo siya, hindi na siya yung Chris na minahal mo. Ano? So may kakampi si Chris. Ang daming sasabong ngayon sa gulibay. Alam mo, Chris. Ayan. At in a way, ay congratulations sa inyong dalawa. At naging saksi naman din ako sa inyong love story. Pero Jen, huwag masyadong maligalik. Kaya ng tita. Pero depende naman yon ano? Depende, Chris, yun. Sa pinagliligalik. Pag laging nagtatatalo na, titigil na. Ano, pag nagtatatalo na, yun eh, panapanahon lang ang pagkapanalo. Kaya, titigil na, ano. Pero, sana ay mag-unawaan kayo. Yun ang sinasabi ko. Hindi mo kailangan baguhin ang tao, kundi ilagay mo lang siya sa tamang direksyon.
kung ano yun. Yun ay gabay ng Panginoon Diyos. At Chris, gaya ng sabi ng iyong tatay, aalagaan mo si Jen dahil ikaw naman ay, dahil si Jen po ay isa sa naging simbolo po ng pagiging kong isang ina. Dumating po si Jen sa buhay namin at di naman po ligid sa lahat. Pero napatunayan ko po na ako ay sabi nga po ng aking mga kaibigan ay maganda ang pagpapalaki ko sa aking anak. Dahil nung sinabi ko po na hindi po alam ng mga ng aking anak at 12 years old pa lang yung yata ang aking anak na panganay, sinabi ko na may ate kayo. Ang sabi po ng aking panganay, sabi ko okay lang kasi ina-expect natin baka mainggit ang aking panganay at may ibang mamahalin. Pero sabi ng anak, Ma, move on. We have to move on with our new ate. Sabi ng aking anak na lalaki, Ma, mas maganda yon. Wala na magdadiaper at magmi-milk. Malaki na siya. Sabi ko. So, ganun po. Parang I was blessed kasi hindi naging mahirap ang pagdating ni Jen sa amin. So, yon. At ang aking pagiging babae ay much confident ako. At dahil lalo akong minahal ng iyong tatay. Parang living na justify ni Jen kung anong meron ang pamilya namin. So Jen, alam mo na hindi man hiniling ni Numan, pero ako ang humiling sa'yo. Alam ni Jen yan, na ako ang humiling kay Jen na pumasok sa buhay namin. Hindi po si Jen ang humiling para pumasok sa amin. Ako po ang humiling sa kanya. At kaya kita hiniling ay dahil alam kong kaligayahan yun ng tatay mo. At tayo naman is, I guess, maligaya naman tayo. Hindi man naging smooth, pero okay naman. Ano? So, kaya minsan, Jen, napaisip ako, bakit mag-aasawa ka na? Kasi nandun pa tayo sa stage na magkakasama. Pero I guess, iba pa rin yung talagang pamilyang matatawag na sarili mo. So, sana ay magmahalan at respeto ang number one. Respeto lang kung anong pagkakamali ay mamahalin dahil sa pagkakamali niyan, lagi hindi naman tayo perfecto. Both side kayo, hindi kayo perfecto. Ano? So, magmahalan kayo at nandyan pa rin, patuloy habang buhay ang adjustment. At kung nagkamali nun noon, huwag na ungkatin. Kung natalo ng 10,000, ay sa susunod na buwan na lang ulit. Ano? So, pasensya na Jen, pero kakampi ako ni Chris. Pasensya na, ha? Kung kakampi doon, pero kami ay... Kaya mo, Chris. Sasama ako. Sama ako ng 10. Ano? Sige. Marami pong salamat. At sana forever ay... Pero yon pinaalam ko sa inyo. Sabi ko, anak, ano, gigift nyo si ate. Pero sabi ni Iya ay saka na. May pinakita siya. Ang gigift na lang daw sa inyo. Parang shoes ng baby. Ewan ko. Anas, excited pa po ang aking mga anak. Anyway, good luck sa inyo at best wishes. Signs of light. I see that you're gone. I know you're alright. I wanna be there when you open your eyes. To
been so long, even barely alive. When you sleep, what do you dream? I need to know you're thinking of me. Going to bed alone again. Don't know when you're coming home again. Going to bed alone again. Hello po. Good evening. Thank you po sa nag-stay. Thank you po sa mga nandito, pumunta. Nag-effort kasi alam ko pong malayo ang Trinity papuntang Country Club. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa pamilya ni Chris. Kay Chris sa lahat po ng effort niya para sa akin. Sa mama at papa ko po, sa inay at sa tatay ni Chris, sa tatay ko po at kay tita po, sa bukal po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po yung nagpapasalamat una sa kapitan ng buhay ko, yung pong nasa taas, yung pong aking tatubay sa Panginoon Diyos, sa aking pong mga magulang, sa mga mama, papa, sa mga tatay, kay tita. Maraming salamat po sa paggabay niyo po sa amin para mabuo po namin yung araw na ito. Napakarami po namin pinagdaanan at lalong ako po, napakaraming alon ang tinis ko para magkaroon tayo ng magandang ganito. At lubos po ako nagpapasalamat sa lahat ng dumalo. Maraming salamat po.